hindi may kakaila na naging pamantayan ng maraming artista, lalo na ng mga komedyante, ang husay ni Dolphy. Pero sa kabila ng kanyang hindi matatawarang kontribusyon sa sining, nananatiling mapakumbaba ang hari ng komedya. May report si Nelson Candac. Pambihira si Rodolfo Vera Quizon. Hindi lang isa, dalawa o tatlo, kundi apat na larangan ng sining ang kanyang pinasok: teatro, radyo, pelikula at telebisyon. Isa siyang pioneer sa industriya. Siya yung nagpauso ng mga baklang mga tauhan katulad ng Jack and Jill or Omeng Satanasya, at lumikha ng siya ng common na representation ng lalaki sa comedy film, yung nakadrag na lalaki para makapagpatawa. Siya rin daw ang tanging artista sa buong mundo na nanalo ng kapwa Best Actor at Best Actress Awards para sa pagganap sa iisang pelikula, ang Markova Comfort Game. Unang sumikat sa teatro si Dolphy dahil sa husay niya sa pagsayaw. 16 anyos siya noon. Ang timing niya sa pagpapatawa, pati ang kanyang posturang puruntong, nakuha raw niya sa kanyang ama. At bago pa siya naging Dolphy, nakilala muna siya bilang Golay. Hanggang na-discover siya ni Fernando Poe Sr. at unang lumabas sa pelikulang Dugo ng Bayan noong 1946. Maliit lang ang papel ang ginampanan niya noon. Ang una niyang major role sa pelikula ay sa isang sulyap mo tita noong 1953. Siya ay nagtake ng risk bilang isang comedy actor. Parating bago yung pinapakilala niya sa atin na klase ng tauhan. Hindi siya nagpakahon. Bumida siya sa mga action comedy at sa gay roles na naging tatak ni Pidol. Una siyang gumanap bilang bading sa Jack and Jill. Siya din ang nagpakilala ng isa sa pinaka-sensitibong portrayal ng bakla sa pelikula. At ito yung pelikula niya kay Lino Brocan, Tatay Kong Nanay. Pero ibang Dolphy ang nakita sa pelikulang Ang Tatay Kong Nanay. Drama at hindi komedya ang naging tema sa pelikula niyang ito, kasama ang director at national artist na si Lino Brocan. Pero ang itinuturing na greatest hit ni Dolphy sa kanyang mga gay role, ang Pacifica Falaypay. Mga 800. Pagdating sa dekada 60, pinasok niya na rin ang mundo ng telebisyon. Kalaunan, itinatag ni Dolphy ang RVQ Productions na nakapag-produce ng mahigit 100 pelikula. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatili raw nakasayat sa lupa ang hari ng komedya. Dolphy did not look at himself as the world. Dolphy looked at himself as a speck in creation. He gave people their due respect, and that's what sets him apart. Sa totoong buhay man o sa taping, likas ang pagpapatawa ng King of Comedy. Wala akong take one sa kanya kasi lagi akong tumatawa sa gitna ng take. He's the one and only Comedy King Dolphy. Ang star for all season na si Vilma Santos, ang pagiging sweet at thoughtful ng Comedy King daw, ang tiyak na mamimiss niya. Yung kanyang flying kiss, yung ganyan niyang lagi, I love you. Pumanaw na ang Comedy King, pero ang kanyang kontribusyon sa sining, kultura at kamalayan ng mga Pilipino, buhay at mananatili. Nelson Canlas, Nakatutok, 24 Oras.